Welcome back mga kajunjun, ngayong araw ay kukuha tayo ng PSA. So ngayong araw po ay pupunta tayo dito sa bagong munisipyo dito po sa bahay ng Kalamba. Titignan natin kung mas mabilis dito ang proseso ng PSA o kung mas maganda ba yung online. Okay? Pero tingin ko mga kajunjun ay siguradong mas okay pa rin ang online kasi danas ko na dun sa pagkuha ng NBI eh. Medyo natagalan tayo. Titignan natin dito kung mas okay. So, bale po, nagtanong po ako dito sa gwardiya po dito sa labas. Ang sabi sa akin dito sa harap ng munisipyo, pagkapasok ko daw, sabi niya, kaliwa. At syempre po, pumasok na nga po tayo. Kapag kayo po pumasok dito sa loob, ang makikita niyo dito ay birth certificate, marriage, at death certificate ay nagkakahalaga po ng 230 pesos. Samantalang yung Senomar naman po ay 285 pesos. Ayan. Bali po, kumuha na po ko dyan ng papel para mag-fill up po muna. And then mga kajunjun, pagkatapos ko nga po mag-fill up ng birth certificate ko, ay tinanong ko kung ilang araw ko ba siyang makukuha, ilang araw bago ko siya makuha sa maklaim. O yun. Ang sabi po sa akin ay October 25. Eh anong date na ngayon? October 9. Kung October 25 ko siya makukuha, ibig sabihin 2 weeks ako maghihintay bago ko maklaim yung aking birth certificate. Kaya tingin ko mas maganda sa online kasi sabi nila 2 to 3 days lang daw sa online eh. I-deliver pa sa bahay nyo. Kaya tingin ko pag kukuha kayo ng birth certificate eh, mas efficient yung sa pa-deliver nyo na lang sa bahay nyo. Kumuha na kayo online. Ganun din naman ang proseso. O pareho lang din naman yun. Kaso mas mahal. Ang online po yata ay nasa 365 na po ang pag-online ng PSA ngayon. Di ba magkakaiba po yata. Ang iba sabi 340 lang. Ngayon po 365 na. Kaya kung mag-ano po kayo mag-online ng inyong PSA ay 365 po. Depende po siguro yun kung gaano kayo kalayo. Kaya ma-recommended ko po sa inyo ay mag-online na lang po kayo kung kayo po ay kukuha ng PSA. Yun lang po. Yun lang po mga kajunjun. Drive safe always and God bless. Bye-bye. Thank you.